Last, number four. We avoid accepting our weakness for Christ to take over. Ito, kinakaproblema natin. No? Sabi dito ni Paul, I delight, I take pleasure in my infirmities. Tayo man din, no? Yan ang ating pagkukulang. We avoid accepting our weaknesses. Hanggat maaari nga, kung sinabihin ng ating kapwa, ganito kasis, ganito kahinaan mo. Di ba masakit? Ayaw mo tagapin. Ang nagiging magkaaway pa. Yun yung open review. Maganda yan eh. Pagmahal mo ang iyong kapwa, maganda yung open review. Dan secret love. Kung sabi nga ng kapatid ng kapatid, assistant, ng ano, ng personal ha, walang nakadinig, hindi pa kayo kahiya ka, at kayong dalawa, sabi sa'yo, sister, ganito ka. Napuntunan ko sa'yo ganito ka, kasi hindi maganda na binitsura mo. Hindi maganda yung ganito mo. No? Pagmamahal yan. Concern yan. Ang open review, concern yan. Mahal ka yan. Kaya pag nire-review, mahal ka yan eh. No? Kaya pag nire-review ka, huwag yung marami ha. Halika, mga kapatid, punta tayo kay sister, i-review ko. Ito ka tibayan ha. Ilan kayo? Diba, hindi mo kayo. Akit na magano tayo magpabot tayo. Huwag mo tayo mga kapatid, i-review ko ninyo. Halika, kapatid, pag hindi ko kayaan, i-video nyo ha. I-video nyo. Kung di ko mayroon, i-post sa Facebook. No? Huwag ganoon. No? Huwag ganoon ang ating style. No? Pag mahal mo ang kapatid, personally yan, kayo ng dalawa. Yan ang tamang concern. Kailangan tayo mag-review, open review, personal. Wala kang kapapukuha ng, ano yun, witness. No? No? Open review na eh. Hihiin mo pa. Baka kasi bumalik yan. Kasi yung witness, ikaw naman, ganoon ka din eh. Diba? Kaya kayong dalawa lang, para mayroon kayong openness. No? Kung magsatama sa iyo yan, diba? Ano yan? Magiging positibo. Kasi yung tatlo, crowd yan eh. Sur-sur yan. No? Kaya mga i-review kasi mahal mo siya. Kaya tatlo kung hindi ganoon. No? But, ano yan? But, okay? He offers himself para sa iyo kapatid. Inaalay niya yan para maging karapat-dapat tayo sa kanya. Tanggapin niya tayo ng buong buo. Napagkadibidibin natin at tumagap tayo ng kalinisan. You are now clean. Wow, kahit hindi kayo dibidibo. Kahit ako, no? Kahit hindi tayo maganda, hindi tayo mabango. But, you are now clean. No? By His word. Okay? You say kalabi, you are now clean by His word. Yeah. So Christ bring us to Him. Siya po ang nagdala sa atin sa Kanya. No? Inakay niya tayo patungo sa Kanya. No? Magitan ng Kanyang biyaya, kagandahan loob. Ito ay karapat-dapat, di ba? Kaya dahil na yung grace, biyaya, kagandahan loob, ibinigay niya ang Kanyang sarili for us to be worthy of His calling. At yung pangatlo, to set man from bandage. No? To set us free from bandage. From what? From bandage. Sa ano to eh, yung pagkaalipin. Kasi ang bandage pa pagkaalipin niya. Yung kasi pagkaalipin sa kasalanan, wala ka dito para makawala. No? Wala kang choice, wala kang way para makawala dyan. You know yung Luigi? Observer niyo yung baboy? Pagpakinginin niyo yan? Di ba? Pakinginin niyo yung baboy. Kaya ba sa lakot, di ba nakakulong? Nakakulong, di ba? Baboy, di ba? Mayroon sa lakuran? Nakakulong sila. So, yung pagkain nila, di ba dudumi sila? Di ba dudumi? Di ba yung dumi nila, hinihiga nila yan? Di ba? Tapos, pakawalan mo yan sa labas. Ako naman sa labas, maghahanap yan ng inubluban. Nagtadabay niyo. Oo, inubluban. No, kahit hugasan mo yung talagang mo yan, hahanap niya palagi yung inubluban. Kahit anong amoy niyan. Dulubluban siya sa mga. No? We are like pig eh. No? Na galing ka na nga doon, babalik pa. Galing na nga doon, babalik pa. Pag naman ang Panginoon, ay tiyo niya tayo doon. So pala tayo na manatiling malinis. Amen? Sige ba yan?
Ang honey compound, ito po yung produce ng honey. Kung saan ito po yung spiritual input. Yung spiritual produce or product ng honey. Ang tao po na katulad ng honey, meron siyang honeycomb. And we are like that honeycomb. Pagbibigay po tayo na katulad ng isang prutas. You know, sa isla kasi, ang paggawa doon ng wine, kailangan hinog. Hinog na tayo madaling mapisa sa makatasan. Madali. Pag po hindi pa siya hinog, yung grapes, ang hirap niya pisain. Kasi matigas. Ang talaga makunas ang grapes ng napanaman yung wine, ang tagal. So, kailangan mo siyang squeeze. Pigain. Yung pong miser, no? Yung pong stingy person, at like that. Kailangan pong pigain para makunan siya ng produce. Mapait yun. Pagkatapos, hindi siya napakagandang wine. No? Ang grapes po na hinog, no? Na I will liken as honey po. Yung po kasing wine, yung po kasing grape na hinog na, ripe na, madali ito po na ng wine. Napakadali. Kunti po sa alam. Nalabas diyan, no? Katas. Sa honey po po, pag pinuho mo ito, pag pinuho mo yan, doon sa lagyanan, sa doon sa, ang tawag doon sa honey, doon sa honey po na nakasabit. Yan. Pag tinuro din yung mga honey bee, tumutulo din yung kulot. No? Tumutulo dyan at hindi mo na kanapis sa egg. Kasi nagbumba mo sa kanya yung produce, yung kanyang honey. And those people, the po, na pinagtaan ng Panginoon, para maging pagkapala din, we are like that honey po. Deliver traveler with spiritual product. Tapos saan, pakinabaw. Beneficial. Those people who are likened, no, doon sa nagbibigay bountifully are like honeycomb. Tapos saan, inaagusan siya ng kulot honey. Matamis yan. Ang tawag yan ay benefit. Beneficial sa kalusugan. At tayo po ay, pag ikaw ay without sparingly, ikaw po ay like a honeycomb. Kausapan ay pagkapala, kagalakan, at gustong-gusto ng tao. Do you like that? Sabihin natin kung naon. Gusto ko. Na gusto ko ng tao. Ayaw mong iiwasan ako. Then ako ay itatago. But now, I will be a blessing. Because I am blessed. Okay? Ito ang ating word of God for this year. That we are blessed to be a blessing. Amen? Amen. God's grace is abundant to us. The word you give of God. Amen? Amen. The command is, be ye not unequally yoked with one another. That's the command of God. Okay? What's the purpose? There is a command, there is a purpose, no? Ang purpose niyan is to avoid more, greater yoke. Kaya tayo sasabihin dito, huwag tayo magkamatong sa iba sapagkat para may iwasan natin yung mas mabigat pang kabighatan. Kasi we are not learning. We are not doing God's work. So we are so burdened and heavily laden. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo labi, huwag ka kasing pabigat. Ang bigat-bigat po na, mabigat pa sa iba. So, hindi tayo dapat kanya. No? Kung hindi tagaan ang sakit. Yung masamang tao na babalita ng mga ganitong balita, yung tilipis yung word of God, no? Na kasinay ko ng company. Yung masamang kaibigan, nagtutwist, nagdadala sa atin sa masamang pag-ugali. Di ba? Bad company, sabi dito, corrupt, good attitude. So, yung mga taong naghahatid ng mga balitang nag-twist, hindi sila magandang kaibigan. No? At isa rin ito, yung magandang natin pagkatako. So,
Sabi doon ni Paul, huwag paloko, huwag padaya. Wala na sila pakinggan. No? Kaya sabi dito, awake to righteousness. Magising tayo kayo sa katwiran. Sabi mo sa inyo talaga eh. Gising na kapatid. Gising na kapatid. Gising na na. No, saan? Sa katwiran. Isa pa ba? Gumising ka sa katwiran. Gumising ka sa katwiran. Gumising ka sa katwiran. Gising na tayo. At sabi mo sa akin na, do not sin. Do not sin. No, sapagkat daw iba ay walang alaman sa Diyos. No, sila daw ay walang alaman sa Diyos. No, yung pagsunod sa mga ganitong tao, nagdadali tayo sa kalikuan. Sa mga, gumising ka kapatid. Gumising ka kapatid. O, oh, nagsin na ba? Nagsin na? Saan? Sa katotohanan. Sa katwiran. Amen? Amen. Kaya tayo ay ginibisin kasi tayo itulog. Saan? Sa katwiran. No, doon tayo nag-i-reject mga katayin ng mga balita. We have to hear the goodness of the good news. Brought by good people. Amen? So, yung mga tao masama, ang dadalayan ng masamang pag-uugali. At nakahawa tayo dyan. Amen? Amen. So, daw, mahawa tayo sa mabubulit kaibigan. Ano mabubulit tao? Sabi siya katabi, gusto ko mahawa sa mabubulihan mo. Gusto ko mahawa sa mabubulihan mo. And if you wisdom, let him ask of God. Kasi yung pwede natin, we need wisdom for it. Diba? Okay, dito. Mabawa ko, diba ako, gumaling ako, no? Nandiyas ako ng Panginoon. No, yung faith ko ay lumakas, tumaas. And I was healed. Okay? Kung wala akong wisdom, so, magiging, pagkatapos ng pagalingin, babalik ko sa pag-iinom. Malakas na ako, eh. Malakas na ako. Babalik ako doon. Kasi wala akong application ng kaalaman. Babalik ko sa dating buhay ko. We need wisdom. Lack of wisdom, lagi kang maghahanap. Hindi ka makontento. Kaya tao matalino, may wisdom, doon siya may contentment. Matalino yan. Mush! Mush! Mush!
Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Pagkat ika'y mabuti. Pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig. Ang iyong pag-ibig. Laging mananatili. Laging mananatili. Aawit sa sayaw, buwalhatiin. Papalap ang sigaw na dakilain. Naguha ko sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Bago po tayo manalangin, kantahin po muna natin ang Christ is the Answer. Ay, Tagalog na lang pala. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tatapusin ba ito? Kung ako'y magtatapat sa Kanya, awitin po natin, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Awitin po natin muli with declaration. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Pastor, kami po yung abati ng happy birthday sa inyo at nagpapasalamat sa araw-araw at sa tuwing na may gawain po tayo ay kayo po ay nag-aatisundo sa amin sa Bible lang parang ang dapat tawagin ang naman ang ating Panginoon. Kaya tatawagin ka namin pabababatain ka namin pa kayo, wow. Pastor, ikaw tatawagin ng kuya. Lalo nakaraang taon, lolo. Eh, mas maganda yung pastor. Kaya kuya na lang po, pastor. Gusto lang naman magpasalamat, Pastor. Yes. Yan lang po. Ayun, happy birthday po, Pastor. Lagi po kami nagpapasalamat sa lahat po ng inyong sakripisyo, servisyo sa amin. Ako po, personally, hindi po talaga ako mabuka na tao. Hindi rin po ako yung mapuhuli. Hindi rin po ako yung nakakapunan sa mga tao. Pero ako po ay talagang personally, I'm so blessed na naging pastor po namin kayo. Salamat po sa lahat sa inyong pagtuturo sa amin. At ako po, isa po talaga ako sa... tulungan niyo ako. Haba. Kasi... yung sa pag-preach po ni Pastor, parang ako po yung isa talaga sa nabago talaga yung buhay. Kasi sabi nga po, di ba, my people are destroyed. Ano yung tulungan niya ko? Oh no! My people are destroyed because of lack of knowledge, ba yun? My people are destroyed because of lack of knowledge. Parang, di ba, kahit na meron kang sitwasyon na parang hindi mo alam kung paano mo gagawin. Kasi nga, lack of knowledge ka nga, di ba? Parang
paikulit ka sa sitwasyon na yun. Pero dahil po dun sa... dahil po dun sa pangaral po ninyo, sa mga preaching po ninyo, parang naliwanagan po kami. Nagkaroon po ng direksyon po yung buhay namin. Salamat, Pastor. Pasok! Next! Happy birthday po, Pastor! Don't make sumbat. Alam niyo po yan. We are so thankful and blessed po. Hindi lang po sa inyo, sa buong family ninyo. Kaya yun po, nawa ay huwag po kayong magsasawa sa aming lahat sa pagtsatsaga ninyo, sa pagtuturo. Ayun po. Mahal po namin kayo lahat. Ayun po. Happy birthday! Pasok. Pasok na. Happy birthday po sa nag-iisang Papa P namin sa church. Wow. Ayaw na! Ayan yun na, birthday niya, birthday naman ni Pastor eh. Pastor, happy birthday. And ako, yung isa sa mga lesson talaga na tumatak sa akin. Actually, hindi naman ito pin-reach ni Pastor. Pero nabanggit kasi ni Pastor sa akin that prayer should be a lifestyle. So, that's one of the thing that, one of the things na natutunan ko kay Pastor. Na, kasi minsan, may moment talaga na tinatamad talaga. So, napakasalamat ako kasi yung reminder na yung tumatak sa akin. Moment lang ba? Tumatak sa unta ko. Tapos, yung matters of the heart din. So, naano ko rin yun. I am so blessed na God brought me dito sa PBMC Church. And at the same time, nakilala ko si Pastor, nakilala ko kayong lahat. And Pastor, napakalaki po ng influence niyo po sa aking spiritual life and I'm very happy na nakilala ko kayo, inintroduce kayo sa akin ni God. Happy birthday, Papa P! Happy birthday po, Pastor! Hindi man ako kasing galing ninyo mag-gitara at hindi rin maganda yung boses ko. Pero ang greetings na ito ay para po sa inyo. Pastor, wish ko po na more birthdays to come, good health always, at saka God will provide you in everything. So, God bless po at sarangam nila.
Happy birthday po, Pastor Ray, at maraming salamat sa buhay nyo at bilang spiritual father namin. Maramit sa mga salita ng Diyos na isinishare nyo lagi-palagi sa amin. Kami po ay talagang nakikinabang. Nawa ay pagpalaan kayo ng ating mahal na Panginoon, naging ang iyong buong sambayanan, pamilya, at anuman ang mga desire nyo ay pagkaloob nawa ng ating Panginoon sa Psalms 24. May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Dahil tunay na mahal nyo talaga ang Panginoon at nakikita po namin ito sa buhay nyo at kayo po ay naging magandang halimbawa po sa amin. At maraming salamat. Happy birthday po ulit. Happy birthday, Pastor Mary! Message. Thank you for everything, for loving our family, for doing everything you can sa lahat ng members ng TVMC, maging pa sa amin. And we wish you good health, long life, and always safe, and more blessings po. Enjoy your day. Congratulations. Happy birthday. Hi. Be safe. Join? Again? Yan Sam. Happy birthday. Hola. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Hello po, Pastor. Hello, everyone. Yes. O, nag-unbox lang ako at nagpapag-giveaway. Hindi po, ito po, sa video pong ito, gusto ko pong i-take itong opportunity na ito to greet ito pong ating butihing pastor kasi po ito po ay ang kanyang special na araw. Happy birthday po, Pastor. Maligayang kaarawan po sa inyo. More birthdays to come po and thank you po for helping us all throughout. Hindi lang po sa akin, din po maging po sa ibang mga sister and brothers ko po dyan sa church for guiding us sa araw-araw and for letting us know na andito po palagi si God para sa atin at for helping me po na magkaroon ng mas maganda at mas malalim na relasyon po sa ating nag-iisang Panginoon. Thank you so much po ulit. Happy birthday. Kami po ni Sumi na aking mister at saka aking mga anak si Sumi at si Sumo po. We will always be here for you. We love you po, Pastor. Again po, happy birthday. Annyeong. Happy birthday, Pastor! I'm sorry po, wala po kami tomorrow. We're going to the Philippines. Ejeje po. Ayun, because of our work. Pasensya na po talaga. Bawi po kami natin hiwon. Pagbalik po namin. Then, hope magkaroon po kayo. Stay healthy po, Pastor. And, you know, in our hearts na love po namin kayo. Bila po aming tatay. Then, hope magkita po tayo natin this month para makapag-celebrate po tayo sa shabu-shabu. Alam ni Pastor niya. So, kita-kits po tayo. And then, so, patawad po sa aming mga magkukulang. God bless you po. And hope more candles to be blown, Pastor. And see you soon po. Pastor, God bless you. Happy birthday po, Pastor. Sorry po, wala po kami sa birthday mo. Bawal po kami, Pastor. Onde? Onde? Mabawal po kami, Pastor. Promise po. Salamat po, Pastor, sa pagmamahal sa amin, kahit po minsan pasaway kami. Madalas kaya. Thank you po, Pastor, sa buhay niyo at binigay kayo ni Lord sa amin bilang aming Pastor. More power po sa ministry niyo, Pastor. Happy birthday po. God bless po. God bless. Atay, it's your special day today and I pray to God na lagi kang healthy and always young looking. Yan. And I pray to God din na lagi kang naka-smile and stress-free. I love you, Tay. Love, dahil special day mo, God had given me His word
and this word is for you. This is from 1 Corinthians chapter 11, verses 3. But I want you to understand that the head of every man is the Messiah, and the head of a wife is her husband, and the head of the Messiah is God. So, eto na yon. This is my promise. I love you, and more years to come, more healthy years to come, more useful life ahead of you. And I know God is going to use you mightily in His kingdom. We thank God for you are my husband, you are Rita's father and Rayan's father, because you are such a blessing to the family and to everyone. We love you so much, and we want to greet you again. A happy birthday! All right. So, isang taon na naman po ang lumipas. 9/11 na naman. Pero ito pong 9/11 na ito ay pinakamaganda at pinagpahala po na 9/11 dahil sinilang ang akin po. Pinakagwapo at pinakapogi ng Gobok Shijang. Si Pastor Ray, ang aking pong tatay. At binabati ko po kayo, tay, ng maligayang kaarawan. So, praise God dahil kayo po ay 20. And nagpapasalamat po ako na kayo ay ako ay naging anak po ninyo. Salamat po sa pagpapalaki at sa pagiging mabait na tatay, sa mga suporta po ninyo at sa mga panalangin. Maraming salamat dahil kayo po ay palagi nandyan. Sa tuwing meron po akong mga problema at mga tanong at hindi po kayo nagsasawa na pagsabihan yung aking mga ginagawa dito sa Pilipinas na magaganda naman, at pag meron po akong mga pagkakamali, kayo po ay nandyan para turuan po ako. At nagpapasalamat po ako dahil isa po kayo sa mga dahilan, kayo ni Nanay, kung bakit po ako ay nagkaroon ng lisensya at isa ng Doctor of Pharmacy. Yun po ay hindi ko ma-achieve kung wala po ang inyong pagsuporta sa akin. At nawa po tayo ay magkita-kita na uli. Namimiss ko na po kayo ni Nanay at ni Rina. Sayang po at hindi tayo makapag-celebrate ng birthday niyo na sama-sama tayo. Pero naniniwala po ako na siguro next year, dahil meron na po akong bakuna, baka magkasama-sama na po tayo at yung birthday ni tatay ay gawin nating bonggang handaan yan. So, magka-clown po si, si Tita Michelle kung sakali. At saka si Tita Michelle po kakanta. Pero anyway po, namimiss ko na po ang TVMC maging ang lahat po no, ng churches dyan po sa Incheon at sa buong Korea. Muli, tatay, mahal na mahal kita and God bless you. Namimiss ko na po kayo. Lagi po kayo maging malakas, magpalakas. Hindi lang sa physical, kundi pati na lang sa spiritual. So, I love you, tatay. God bless you. Happy birthday to you. Hello. Wow.
16 finds me blowing out candles and making wishes, and all around me is everyone but the one I'm wishing for. And he sent me flowers, it's so amazing. Looking back, it all God's brought us through. You are my happy birthday, and you were born to break the chains. Now I know, it's not just another birthday, 'cause I'm here, she's here, and look how far we've come since you called me, saw me, held me and freed me. Thank you, Lord, for another birthday, and we'll be fine, we'll be di mga ngamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aming pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ikay sapat na, ikay sapat na, at higit pa. We love you po, Pastor. Happy birthday po.